Buenos días, señoritas y señoritos. Kinonfirma po ng isang dating agriculture secretary at ngayon ay congressman at head pa po ng Federation of Major Organization of Farmers in the country na meron nga talagang irregularidad sa pag-smuggle po or pagpapasok dito ng 100 billion worth of sugar 1 week ahead of the approval approval and order, sugar order issued by the Sugar Regulatory Authority, SRA, allowing or authorizing sugar suppliers to import sugar into the country. So, ang dapat po kasi, nauna po yung order. Kasi wala pa naman tayo shortage. Ngayon, bakit inuna talaga yung pagpapasok dito ng sugar? Kasi regulated po ang sugar just like rice, just like the meat products. Kasi meron po tayong mga industriya dito na that will be destroyed or may magkakaroon ng unfair competition kung hahayaan lang po natin kung sinong gusto mag-import na lang. So we really have to wait for the authority coming from the Sugar Regulatory Authority, SRA, or kaya ng Department of Agriculture and even all the way up to Malacanang and the Executive Secretary. So ito po yung in-expose noon ni Senator Riza Ontiveros. She's the only one doing that. And kudos to her, no? Na meron nga talaga government-sponsored or government-back smuggling. Kulang na lang sasabihin niya na by that, she means na somebody close to the president. Because if we recall, yung claim ni bata ni President Duterte na si Montulfo at saka si Jason Sa at saka si Bobby Tiglaw na the smuggling operations goes all the way to the presidential palace or to Malacanang and in the person of First Lady Liza Araneta Marcos na kung saan daw po she's closing her eyes or if not allowing her brother to with his partner na si Michael Ma to engage in massive smuggling of sibuyas, garlic and all other agricultural products dito sa bansa natin kasi si Martin Araneta ay vice president nung kampanya ni Michael Ma na naimbestigahan na noon sa Congress for agricultural smuggling at ngayon pangalan na naman niya lumalabas kasama na si Martin Araneta. So therefore, sabi nila Tulfo, sino pa ang involved diyan talaga kundi the Vice President, the First Lady herself. So ngayon po, after yung declaration ni Senator Ontiveros at nagfile nga siya ng resolution for the conduct of Senate investigation dyan. Pangalawa na po ha. You see how they love sugar. Kasi una dito yung involving naman Vic Rodriguez at SRA sugar regulatory officials na naman at saka other secretaries ng Department of Agriculture. So, doon na investigahan na ng Senado at naging controversial naman doon yung sugar regulation order number 4 ngayon naman sugar regulation order number 6 the same pattern na nauna yung mga pinapapasok na goods at saka mayroong question kung sino ba talaga nagbigay ng authority para maglabas ng order. So doon sa controversy ni Vic Rodriguez may irregularidad. Ngayon naman sa panahon ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ando na naman, the same. Kaya lang ngayon, mas nauna yung importation ng sugar kaysa yung order. So, sabi po ni Leonardo Montemayor na ngayon ay
party list congressman ng ABA party list and also the head of the Federation of Free Farmers, one of the biggest farmers groups in the country. At mind you, syempre he knows what he's talking about because he was once a agriculture secretary. So sabi niya, in-encourage niya na yung mga farmers to file a case doon sa nagpapasok dito ng 260 containers. Imagine yun, 260, hindi lamang pinigil ng customs na walang papeles, 260 containers at the port of Batangas. Ang sa kanya nga dito, ang reading niya, ang sources niya sa loob, sinabi, 1 month before naipasok na yung sugar, before Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban nag-issue ng release order or nag-issue ng import order dito sa sugar na ito. Imagine, one month before. So sabi niya, tingin ni Montemayor, all these issues, kahit alongside sa Senate investigation, all these issues can be resolved in court. So maganda po yan para makasuhan at makulong na kaagad yung mga guilty dito na mga bata dyan, na mga favorite bride boys dyan sa Malacañang. Sabi ni Montemayor, na dating agriculture secretary, na liable daw for smuggling yung mga nagpapasok ng 440,000 metric tons of sugar. Imagine, 440,000. E samantala, yung mga flight stewardess na nagpapasok lang ng mga naiilan piraso ng sibuyas, sinuli ng Bureau of Customs. Pero dito, 440 metric tons. Tons. 260 containers. Mga limang barko ata ang nagpapasok nito dito. Pero wala, pikit ang mata nila. Which also goes to show na meron nga talaga silang kapit or meron talaga clearance going all the way to Malacañang. Kasi yan naman ang highest authority na pwede hindi isusuway or hindi i-disregard ng mga taga Bureau of Customs. Kung galing order doon, everything all right. Everything cleared na, galing kay Madam ito. Cargo ito ni Madam, okay na daw. Okay na daw, sabi ni Madam. But I'm not talking about First Lady Lisa Araneta Marcos. Maraming Madam dyan. Maraming Madam sa Malacañang. Maraming mga babae dyan. Maraming mga top officials nandyan. At saka sa DA rin. Basta yun, okay na daw kay Madam. At saka kay Sir. So sabi ni Montemayor, an in-depth investigation should be conducted to determine what really happened and to settle legally. It might set a precedence. That's why it should be carefully studied and investigated. Yun, set a precedence tulad ng sinasabi ko sa inyo. Kung hindi i-regulate yung pagpasok ng mga, tingnan nyo, halos namatay na yung mga farmers natin, yung agricultural industry natin, yung hog raisers, chicken raisers, sugar planters, dahil nung time ni President Duterte, lahat imported eh. So ngayon, in fairness, nire-regulate ni Marcos, pero problema lang, nire-regulate nga, pero eto na naman. Sabi niya noon, hindi na niya susunod yung puro import policy ni President Duterte. Ngayon, meron certain products like sugar, yun. Labas ng special privilege. Wala pang order, pinapapasok na yung sugar supply dito. So, sabi ni si Montemayor was reacting yung claim ni Panganiban na they are within the right para ipapasok dito yung kwan, he stood pat on the legality of the order daw, ng okay lang daw yun, inuna muna yung pagpasok dito. So sabi ni ng sugar before the order. Kaya sabi ni Montemayor, I suppose those who feel aggravated can always question that in court.
So mas okay ito, dali na lang sa korte. There is nothing that can prevent anybody from filing a case to clarify whether that importation was legal and above board. So pati siya nag-entertain siya na possibility na illegal ngayon talaga. Sabi niya, the Senate can always come out with its own findings and propose bills or recommendations, particularly on the role of the Sugar Regulation Authority vis-a-vis the role of the Department of Agriculture. Yun. Kasi earlier si Senator Risa Ontiveros nag-file ng Resolution 487 asking the Senate Committee on Public Accountability to investigate this mas nauna by February 9 na ipasok na dito yung sugar before the order for importation nilabas ng Sugar Regulation Authority. Pero sabi naman ng Sugar Regulation Authority, they accepted the importation or they allowed the importation ng sugar kahit wala pang papeles on orders of Executive Secretary Lucas Bersamin. So, from one Executive Secretary to another, from Vic Rodriguez, ngayon naman, Executive Secretary Lucas Bersamin. Yun. Parang Xerox na Xerox sila. Nagpapalit lang ng pangalan, pero pareho rin doon sa sugar order number 6 na yung involved naman si Vic Rodriguez at si Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian and former Sugar Regulation Administrator Hermihildo Serapica na involving rin 300 metric tons. So, billion-billion rin yun. Wow! Ganyan ang gobyerno natin. So, pakikalad na lang po ito, so people will know na hindi pa po natin pinapabayaan at hindi natin pababayaan itong issue ng government back smuggling of sugar in the country. Part 2, kasi part 1 yung kay Vic Rodriguez, part 2 kay Lucas Bersamin naman, Executive Secretary Lucas Bersamin. Grabe itong gobyerno natin. So thank you very much for watching. Please tell your friends also to not forget to subscribe to the Vlogcaster Armandine YouTube channel and also the Vlogcaster Armandine Facebook page. And please don't forget to press that notification bell so that you will be notified kung may bagong vlog si Bat. Thank you very much for watching and see you in my next vlog.